Abby. Wow. Hey guys, I'm Rafael Godin. Hey guys, I'm Rafael Rodil. And I'm Princess Perez Rodil. Yeah, so nagbabalik kami for a new vlog. Pero this time wala na kami sa Philippines, nandito na kami sa Canada. So wala na kayong magagawa. Wala na, nandito na kami. So, surprise! Marami na palang nakakaalam. Tapos, kaya namin ginagawa to kasi marami kaming friends na nag-chat sa amin. So, nagtatanong sila kung ano daw ginagawa namin dito. Bakit ako nandito. So, ano daw ginagawa natin dito? Hindi, sinagot naman namin sila. Sabi ko, andito na kami, mag-aaral si Princess, tapos ako magtatrabaho. Tapos sabi ko na lang sa kanila, wala kayong pake. yung pathway namin dito sa Canada is SP. OWP. And OWP. So, ako as a student, and then yung spouse ko yung si Darby. Mga spouse ko ka naman. Asawa ko. open work permit. Yep. So, ngayon, wala lang. Trip lang namin. Oo. I-share sa inyo. Hindi, tsaka nag-story kasi ako. Tinanong ko yung mga friends namin sa Instagram kung okay ba na ibalik namin yung vlog. Kasi baka namin miss na nila kami. Eh, marami naman nagsabing yes. So, Ito kami ngayon. Nag-vlog kami. And, ayoko namang masyadong gawing formal na, di ba? Parang, okay guys, ito yung ginawa namin. Ito yung gawin nyo, kasi, sundan nyo yung gawin. Kailalan nyo si Lavi, very formal talaga siya. When it comes to, nasanay din siguro dahil sa experience ko sa work. He was a trainer, so the way na magsalita siya, so talagang sobrang, doon na actually ako na in love. So sobrang concise. Sobrang pagka pinakinggan ko sobrang talino niya. Anyway.
Pero yun yung akala niyo. Kumbaga, yun yung akala ng karamihan. Kasi, ganun lang ako sa work. Tapos minsan nadadala ko lang siya sa, ano, pang araw-araw na buhay. Pero, sobrang kalog. Sobrang, grabe. Wala sigurong araw na hindi niya ako napapatawa. So, even just a simple joke, sobrang grabe yung tawa ko. So, ako, ito, ganito lang talaga ako. Ganito lang talaga ako. Tapos yun, kumbaga, gusto lang namin i-share sa inyo yung weather dito sa Canada kasi malamig siya. Hindi katulad sa Pilipinas, mainit. So, kapag nandito ka, mag-jacket ka. yung temperature dito, yes, temperature, umabot siya ng 4 degrees. Yung normal, pang araw-araw. Kasi winter pa ngayon. Oo. Well, linawin natin. Kasi pumunta kami dito, December 25. So, Christmas siya. Tapos, sobrang lakas ng loob namin. Kasi wala naman kaming kamag-anak dito. Wala kaming kapamilya. As in, kaming dalawa lang. Tapos, meron lang tumulong sa amin ng family friends. So, shout out nga pala. Kay Kay, kay Ate Joanne, tsaka kay Nikki. So, sila yung mga tumulong sa amin. Tapos, alam mo yun, talagang pinakandam nila sa amin na pamilya kami. Yes. Alam mo yun, parang sobrang nahawakan nila yung puso ko eh. Parang, ewan ko ba? parang gusto kong maging parte ng pamilya nila. Pero sa totoo lang, hirap talaga kasi wala eh. Wala kaming, wala kaming ibang maasahan. Immediate family dito sa Canada. So, talagang nakapagsabalaron kami ni Daddy. And we're very thankful sa mga family friends na tumulong sa amin first month namin dito sa Canada. Oo, kasi grabe yung adjustment namin. Kung wala sila, wala rin kami dito. Kung wala sila, sobrang hirap siguro. Kumbaga, siguro nag-Airbnb kami, baka napa-hotel pa kami, sobrang gastos. Eh, di ba, importante nga dito na tipirin mo yung mga naipon mong pera kasi malaki talaga, malaki yung gastos. Kasi, hindi rin kami kumuha ni lagi ng space namin agad-agad nung nasa Pilipinas pa kami. Kasi syempre, natatakot din kami na baka maloko kami, baka mascam kami pag online lang. So, dito na kami naghanap pagdating namin. Mm-hmm. Tapos, yun nga, fast forward. Ngayon, itong nakikita yung space sa likod namin, hindi naman sa amin yan. hindi kami may-ari nito, pero nirerentahan namin. So, it's a one-bedroom suite. Mm-hmm. Tapos, nakuha na namin for us. Nakuha na namin. For Chichapu, Ashiboy. Si Ashiboy. Tapos ang maganda dito kasi, siya, pet-friendly. Mabait yung landlord. Tapos, ground level siya. Pag sinabing ground level, first floor. As in first floor. Hindi siya basement kasi karamihan ng mga rental spaces dito. Nasa basement level. So, kung gusto nyo makamura, kasi nahanap talaga kayo ng basement level. Although magaganda yung mga basement suite dito. Saka maluwag. Saka maluwag siya. Ang problema lang kasi, yung ventilation, hindi kasing ganda pag nasa first floor ka. Ayun nga. Pag sinabing ventilation, di ba related siya dun sa health mo. Kasi pag hindi maganda yung hangin, mahirap, lalo na sa tulad ko may asthma. So, well, si Lavi may asthma na talaga siya before, nung bata siya. Nung pumunta kami dito sa Canada, bumalik ulit yung asthma niya. As in, grabe. As in, grabe yung asthma attack niya to the point na nahihirapan na siyang huminga. Oo, tapos ubo ko ng ubo. So, ganun kalala yung nangyari. Kumbaga, yung asthma ko, hindi siya nagpaiwan sa Pilipinas. Talagang sumama siya. Parang sabi niya, sama ko sa Canada. Actually, na-anticipate ko na yun. Kaya bago kami umalis ng Pilipinas, bumili na ako ng Ventolin nebules para gamitin niya for... Kasi may meron ako yung nebulizer. Yung portable, yung maliit. Oo.
Kaso, naubos na. Kasi nga, yung first 2 weeks, grabe, nag-a-adjust na. Bless you. Grabe, nag-a-adjust talaga ako. Pero yun nga, umabot sa point isang gabi, parang mga 2 a.m. yun. Grabe, as in, sobrang lala ng ubo ko. Tapos, hindi ako makahinga. Buti na lang, meron kaming insurance na kinuha ni Lavi. Kasi dito sa province namin, British Columbia, dito sa Vancouver, eligible ka lang para dun sa libreng insurance. MSP na tinatawag, Medical Services Plan. Eligible ka lang after 3 months pagdating mo. So for the first 3 months, required ka na bumili ng sarili mong insurance. Which is yun yung ginawa namin. So, ayun nga, may app yung insurance na yun. Buti na check ni Lavi na pwede mag-virtual appointment. Yung magpapakonsult ka sa doktor, pero virtual. Tapos yun, tinanong lang ng doktor, ano daw symptoms ko, ganyan. Sabi ko, hindi ako makahinga, kailangan ko ng hangin. Meron ka ba dyan? Hindi, I mean, kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng ventolin, ganyan, ganyan. Tapos, ano, yun, from there, parang ang bait naman ng doktor. Nag-issue siya ng prescription kagad, ng inhaler. Itong inhaler na to. Eh, no? So, after niya mag-issue ng prescription, dumiretso kami dun sa pharmacy. Binili namin. Tapos, umuwi na rin kami. Alam niyo ba, guys? Magpa-appointment si Lavi sa doctor through mobile app. Madaling araw yun. So, since wala kaming choice, kasi sobrang na talaga nahihirapan siyang huminga that time. Around 2 a.m., nag-book kami ng Uber papunta dun sa pharmacy. Oo, kasi wala na rin bus. May bus man, pero ang tagal. Parang 30 minutes yung ihintayin mo. Eh, sobrang lamig. Di mas lalo akong hinika. Oo, kasi madaling araw. Oo, so wala kaming choice kundi mag-Uber back and forth. So, yun. Napagastos pa kami. Pero, at least, di ba, nakuha ko yung inhaler. Tapos, sobrang laking tulong niya. Pero yun, imagine, kumbaga, ganun ka, kalaki yung adjustment na nangyari sa akin. Kasi, well, until now, still adjusting. Kasi, ano pa rin, oh, naatake pa rin siya. May times pa rin. Oh. Pero hindi na kasing lala nung una. Pero, yan, lagi niyang dala yung inhaler niya. Oo, oh, hindi pwedeng hindi. Kapag naatake siya. Yup. So, ayun. Yun lang naman. Kumbaga, isa yun sa, hindi ako malaki adjustment namin yung weather. So, kung ako sa inyo, kung may bala kayo pumunta dito, siguraduhin nyo na malakas yung bagay. No? Kasi kung tulad nyo ako na hikain tapos lamigin, naku, hindi uubra yung mga isang jacket, dalawang jacket. Dito kailangan talaga layering. Pag sinabing layering, kasi meron kang t-shirt, tapos meron kang thermal, tapos meron kang sweater, tapos mag-jacket ka na winter na sobrang kapal talaga. Sin patong-patong. And as for me, siguro yung mga yun, wala naman talagang ask mo masyado. Siguro importante yung magdala din ko yung antihistamine. Kasi nung first few weeks namin, ano din ako eh, na sinisipon din ako. Oo. Natake din ako ng grabe. Allergy dahil oh. Sa lamig. Isipin nyo, pag inaatake ng sipon sa labi, as in tumutuloy yung uhog na dito. Green, as in buong-buong. Grabe, buong, green, white lang. Tapos harap siya sa akin, sabihin niya, sabi. Hindi, biro lang. Pero as in, ano, hindi rin siya nakaligtas dun sa winter season dito. So, tama. Magdala kayong antihistamine kasi ano, sisipanin nyo. So, tingnan nyo guys. Maiba lang ako. Ang ganda ng baso namin. Actually, partner yan. Ano yan? Be breakfast wine. So, yeah. Saan natin nabili ito lang? Sa Walmart. Sa Walmart. Yeah. Kaya lang. Gusto lang namin magkapares kami lahat.